morning po sa lahat. So, first day ko ngayon dito sa, ano, sa quarantine facility. So, ibibigay ko po sa inyo lahat yung update. Kahapon kasi hindi na ako nakapag-update kasi masyado akong napagod at saka ang dami kong kailangang basahin na message. So, ngayon, first day po dito sa quarantine. Kumatok na sila para sa aming breakfast. So, tignan po natin kung ano yung, ano nga, yung breakfast po namin. Kukunin natin kasi may kumatok na eh. Dali na. Actually, may ganyan. Merong mga upuan. So, may kumatok, kunin mo yung breakfast mo. Ganyan. So, excited po ako kung ano yung breakfast na ipuha. So, tignan natin kung ano yung breakfast. Ito yung binigay nilang breakfast for today. So, tignan natin kung ano yung laman. Ayan. Hot dog, tsaka egg. So, ayan. Excited pa naman ako. Akala ko, ano, maling. So, ayan siya. Diba? Sarap. Excited ako dyan sa breakfast na yan eh. Yan po ang ano, breakfast natin for today. Hindi na ako nakapag-update kagabi ng video kasi sobrang pagod ko po. Sobrang nakakapagod. Kasi yung dadaling kayo ng yung proseso sa airport, hindi naman ganun kahirap. Kaya lang, dahil siguro sa haba ng biyahe, kaya pagod na pagod po ako. So, ayun na nga. After namin ma-pick up sa airport, meron pong bus na naghihintay sa airport. OWA bus po siya. So, parang apat or lima. So, yung dalawang bus is, ano, napunta po dito sa Quezon City. Hindi ko na po i-mention kung ano yung quarantine na hotel namin. Pero, hindi ako ganun kasaya sa napuntahan kong hotel. Pero siguro dahil marami na sigurong gastusin ng gobyerno, kaya wala naman akong reklamo. Okay na din. Basta matapos lang to at makauwi na ng maayos, nang walang sakit, okay lang. At walang dalang virus, okay na sa akin. So, totoo nga po pala yung sabi nila, na yung sabi sa balita na wala na pong swab test sa airport. Wala nang swab test sa airport. Kundi ang swab test is sa hotel. And ngayon, hindi po agad-agad na isa-swab test. Kahit po nasa hotel na kayo, hindi kayo agad-agad isa-swab test. Kailangan nyo pa pong maghintay ng 5 days bago kayo iswab test. Then, pag lumabas na yung result nyo sa ika-6 day, then pwede na kayong i-release. So, ganun po ang advice sa amin. Okay na rin yun para alam mong safe ka. Kasi hindi mo talaga alam kung ano yung nadala mong virus galing sa flight. So, ngayon po, first day ko dito sa hotel, meron silang, in fairness ha, meron silang kompleto naman pagkain. May pa-breakfast. Pagdating namin sa airport kahapon, may nakasalubong na mga OWA. May daladala na silang food para sa amin. Tapos, meron ding ano doon, kung wala kang dalang cash, meron ding ATM machine doon sa arrival. Or, may mga tao na parang pwede silang utusan na magpapalit ng dollars kung wala kang peso. So regarding dito sa hotel na pinagdalan sa amin, hindi ko nasasabihin kung saan, pero somewhere in Quezon City, hindi ako ganun ka-happy sa hotel. Pero wala tayong magagawa, dito tayo dinala eh. Basta makauwi ng safe, maayos, okay na yun. So meron namang libreng water everyday. Yan, may libreng water. Bukod sa malaking tubig, meron ka ding libreng water araw-araw. Tapos, may breakfast, may lunch, at saka dinner. Shoutout ko nga pala yung nagbigay sa akin ng lunch today. Si DJ Blue. Ayan po siya. Len Richardo. Si DJ Blue po. Nag-crib lang naman ako ng mag-inasal. Tapos pinadala niya ako ng mag-inasal. Ang bait-bait, diba? Kaya magpaalaga kayo kay DJ Blue. Winner. Hindi lang banana ang aalagaan sa'yo, kundi aalagaan kanya as member. Ayan. Tapos, yung lunch namin. Ayan, ipakita ko lang din yung lunch.
ito yung lunch. Ito yung sample ng lunch for today. Ay! Giniling. Giniling. Hindi ko alam kung giniling na baka ba ito o ano. Ayan siya. Kung baka, hindi ko makakain to. Buti na lang pinadala na ko ni DJ Blue ng pagkain. Ayan. So, hindi ko makakain to. Kainin mo na ako ng lahat. Wag lang baka. Hindi talaga ako nakain. So, ayun. Hindi ko pa alam kung kailan kami sa swab test. Basta ang sabi sa amin is after 5 days daw kami sa swab test. So, hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin kung ano ang magiging resulta. Kasi this is my first day pa lang naman. So, meron pang mga araw na susunod. In fairness naman, dito sa, ano to, sa hotel na to, eh, pwede ka magpabili. Kung meron kang gustong ipabili, meron naman silang ano, meron naman silang listahan, or meron namang, pwede mo silang utusan na magpabili ka. Ayan. Hindi tulad siguro ng ibang, halimbawa, nasa 5-star hotel ka, oo, maganda nga ang hotel nila, pero hindi mo naman magagawa yung gusto mo, like for example, kung ano yung pagkain nila, yun ang kakainin mo. At least dito, tulad kagabi, sabi ko gusto ko ng balot. So, binigyan ako ng balot. I mean, nagpabili ako ng balot. Kaya, ano din, okay din. Tapos, pwede rin magpa-deliver ng pagkain. Actually, nagbawon ako ng ano eh. Nagbawon ako ng mga pagkain. Kasi nga, nire-ready ko nga yung sarili ko. Kasi nga, sabi nila 7 days quarantine. So, nagbawon ako ng tuna, nagbawon ako ng kape ko, nagbawon ako ng noodles. Ang problema, walang initan ng tubig dito. So, kailangan pa mag-request ng hot water para lang magkape. Or kumain ng ano ng noodles. Muntik pang makuha yung tuna in can ko sa Kuwait. Sabi ko, nakipagtalo lang talaga ako dun sa nag-check na. Sabi ko, pagkain ko yun sa quarantine area. Tapos kukunin ninyo, 1 week ako dun, yan ang ala ang pagkain ko. Pati sabon ko po, gustong kunin. So buti na lang kamo, binalik din nila sa akin. Napakiusapan ko naman. Kasi kung hindi, ang mahal ng tuna dito, ang mahal ng tuna in can, tas ang mahal ng kojic soap, eh, ano mo yun na, kailangan ng kojic soap. So, ayun. Buti na lang binalik nila sa akin. So, ayun. Sana, negative ang test. So, ayun na nga. Before ka pala mag-travel, papuntang Pilipinas, kailangan mong mag-register sa Trace or kailangan mong mag-upload ng apps, yung Trace apps. Tapos, kailangan mong mag-register sa Red Cross at saka sa Oasis OWA. Tapos, sa Kuwait naman, kailangan mong mag-register din dun sa Kuwait Musafir. Ayun. Yun na nga. So, bigyan ko lang kayo ng a little bit of information sa flight ko kahapon. Na, yun nga, pagdating ko sa airport, inakabang na sa'yo. May naghihintay na sa'yo na mga Coast Guard kasi kailangan nila kayong i-briefing. So, bin-briefing nila kami regarding sa stay namin, kung ilang days, ganon. Tapos, yun nga, kapag land-based ka, naka-separate, tsaka separate din yung mga seaman. Kasi yung seaman yata is may mga manning company na naghihintay sa kanila. So, dahil nga kami land-based, so, ang ginawa sa amin, paglabas namin ng arrival, may naghihintay ng mga OWA representative. Tapos, dinala na kami sa mga designated bases namin. Tapos, diretso na sa hotel. Pagdating sa hotel, meron din briefing sa amin. So, after ng 5 days quarantine mo or 7 days, pwede ka namang magpasundo. Basta meron kang kompleto yung result ng ano mo, ng negative ang result. Tignan natin kung ano magiging result nung sa akin, kung negative or positive. Hello guys, good morning. So, ngayon po, fourth day ko dito sa quarantine area. So, I think bukas, sa swab test na kami. Then, ang result, pag lumabas, agad-agad, then, aalis na ako sa Saturday, hopefully.
So, ayun. Inip na ako dito. Gusto ko ng damay para ako nakakulong. Lagi mong ginawa ko. Di kumain, YouTube, matulog. Kahit hindi makatulog, ganun ang ginagawa ko. Abangan niyo po yung part 5 ng, fifth day ko dito sa quarantine area. And then yung sa swab test ko hanggang result hanggang sa kung ano yung ginagawa kapag mag-out ka na. Kung ano yung mga papers na kailangan, ipapakita mo si LGU. Pakiabangan po yung ano, yung next vlog ko. Yung last part ng quarantine. Gusto ko palang makasalamat sa lahat ng nag-i-sponsor ng ano ko dito ng pagkain ko. Kasi dito pwede kang magpadala ng food. So, kay Queen Eve, sa aking inaanak, thank you sa'yo. Thank you sa pa-Macau milk tea mo at saka yung Alex the Third na pag-medical ka rin ang masarap po niya. Paki-follow din po siya or paki-subscribe po yung channel niya, Queen Eve Official. Very supportive po yan na YouTuber. Pakabayad, galante. Thank you rin po sa aking kapatid na palagi akong dinadala ako ng initan ng tubig kasi walang initan ng tubig dito. Malas ko kasi hindi ganun ka, yung quarantine natin, quarantine place. Hindi siya sobrang, wala man ang ref, wala man ang initan ng tubig. So nagpa-ano pa ako sa kapatid ko ng initan ng tubig. Salamat sa brother ko na andyan palagi sa akin na dinadala ako ng mga kailangan ko. Tsaka yung mga nagbigay dyan, hindi ko na kayo isa-isahin. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ko. Thank you po sa inyo. Hi guys, good morning. So it's my fifth day today. So, kaninang umaga, like past 10, nakuhaan na po ako ng, naswab na po ako. Nakuhaan na ako ng dalawa sa ilong and dalawa sa lalamunan. And nag-email na rin po sa akin ang Red Cross confirming na meron na akong naipasang swab test. So, naghihintay na lang po ako ng result. Hopefully, by hapon or mamayang gabi or pinaka-late na po is, sabi nila mga 5:30 in the morning. So, kapag ka po negative ako, makaka-uwi na po ako bukas from 8 to 5. 8 in the morning until 5. So, sana nga makauwi na ako kasi mas lalo po ako magkakasakit pag andito lang nakakulong. Pero mas okay na rin po yun para ma-make sure po natin na wala po tayong daladalang sakit. So, i-update ko na lang po kayo bukas kung ano pong yan. Nag-ready na rin ako, naayos ko na rin yung room ko. Naayos ko na yung gamit ko. Ayan, pakita ko po sa inyo ha. Naayos ko na yung gamit ko. Naayos ko na yung... Ayan. Naayos ko na yung maleta ko. Inayos ko na siya. Para... In case na... negative po ako, uwi na po ako bukas. So, gusto ko nang umuwi. So, wish me luck po. Date ko po ulit kayo sa susunod. Thank you. Bye-bye. Hello guys. So, good morning. It's 12:30 in the morning or midnight here in the Philippines. So, i-update ko lang kayo kasi talaga namang from time to time, minomonitor ko yung result ng swab test ko kasi talagang gusto ko nang umuwi. So, yun na nga. Lumabas na yung result ng swab test and negative po ako. So, uuwi na ako talaga bukas ng 8 a.m. So, nagsabi na ako dun sa driver namin na sunduin ako. So, ganun lang kadali. So, inihintay ko na lang po yung BOC. BOQ certificate. Kasi, dun sa BOQ na yun, nakapaloob dun na kailangan namin i-continue yung quarantine namin. Yung dapat 14 days siya. So, natapos na rito yung 6 days. So, another 8 days sa bahay. So, yun. Kailangan pong sundin yung sinasabi nila yun. So, bukas po i-update ko po kayo sa paglaya ako dito. Salamat po. Bye.
So ito yung ika-sixth day ko ngayon. So galing na ako sa baba. Nabigyan na ako ng BOQ certificate. Parang yun yung ipagpapatuloy mo yung quarantine mo sa labas. Tapos nakuha ko na rin yung result ng lahat ng test. Yun yung ipapakita ko upon check out. So hinihintay ko na lang po yung sundo ko ngayon. And then pwede na akong umalis. Ilalabas ko na rin yung bagahe.